Hello guys, mabilis lang ito. Meron dalawang release ngayon ng unit na halos identical sa specs at presyo. Ito ang Infinix Note 30 4G at Tecno Puba 5 na ang gagawin natin. Pagkukumparahin natin mula sa packaging, aesthetics, specs at presyo. Mag-start muna tayo sa ganitong tanong. Number 1, pagbili mo ano ang nasa loob ng box? Dito sa loob, itong service cards. Itong phone case sa Tecno, clear jelly case. Sa Infinix naman ay colored case na inspired by ML. Cons, kung di ka fan ng ML, medyo di mo ito bet. Pero ang pros, yung ganitong case, di ito naninilaw. Unlike dito sa Tecno na jelly case. Pero pag clear case naman, may kita naman yung design ng back panel. Sa pinakaloob ng box, itong USB cables. Parehong Type-C, itong SIM ejectors. Sa Puba, merong coupon, earphones at stickers. Sa Infinix, wala. Pero meron itong free na tempered glass. Medyo negative lang sa akin yung quality ng tempered glass kasi sa gilid di makapit or meron airlift. At ang huli, itong power brick. Parehong supported ng 45 watts. So nag-charging speed test ako sa dalawa. Sa Infinix, nag-start ako sa 19% na full ito ng 50 minutes. Sa Tecno naman, nag-start ako sa 20% na full ito ng 1 hour at 11 minutes na expected ko naman na mas matagal ang Tecno kasi 6,000 mAh battery ang nandito. 5,000 mAh naman sa Infinix. So guys, kung sa package or laman ng box, lamang dito ang Tecno. Mas maraming freebies at sa warranty, meron itong 13 months versus Infinix na 12 months. Number 2, build quality / aesthetics. Sa Infinix, frosted texture yung design ng back panel na ang pros, mas dito kapiten sa mga smudges at gasgas. Sa Tecno naman, mas modern at futuristic na kala mo robot. Pero ang cons, dahil glossy, mas kapitin ito sa gasgas at smudges. Pero meron naman niyang kasamang case. Yung camera modules dito sa Infinix, nakaangat niyan sa surface. Pero safe naman dahil sa protective case. Nakaangat kasi yan sa pinaka-lens. Sa Puba naman, halos even niyan sa surface. Kaya lalong safe yan na di magagasgas pag naka-case. Ang Infinix Note 30 4G, ito ay triple rear camera na ang main shooter nito ay 64 megapixel na meron 2MP para sa depths at AI lens naman para sa third camera. Sa Puba 5 naman, ito ay dual rear camera na no gimmick, wala ditong drawing para magmukha lang tatlong camera modules na sobrang common sa mga smartphones ngayon. Ang main shooter nito medyo kinapos lang dahil 50 megapixel ang nandito, kasama rin yung AI lens para sa secondary camera at LED flash. Sa selfie camera naman, 16 megapixel sa Infinix, 8 megapixel naman sa Tecno. So ito ang sample ng shot. So meron tayo dito para sa indoor, outdoor at low light. Meron din itong super night mode para sa madilim na lugar. Sa video settings, ang meron dito ay 720p so 30fps at 1080p naman na meron 30 at 60fps at 2K na meron lang 30fps, wala nang iba. Nag-test din ako ng video stabilization. Sa Infinix, ramdam kong meron pero dito sa Puba, medyo di ko maramdaman, maalog. Ang camera zoom nitong dalawa ay hanggang 10 times. Yung screen, syempre, parehong glass. Pero nag-search ako sa mga tech site, wala talaga akong makitang detail anong glass protection meron dito. Yung frame, parehong flat edge. Ito kasi ang mga nauuso ngayon. Sa left side, nandito ang volume rocker, power button, / on-off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen ay yung SIM tray. Good news dahil pareho itong triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay yung pangalawang speaker. Dahil itong Note 30 at Puba 5, ito ay dual speakers. Sa Infinix, ang claim nito ay tuned by JBL. Sa Tecno naman, ay high resolution audio. Ito ang sample ng tunog ng speaker. So mag-start tayo dito sa JBL ng Infinix. Mm-hmm.
Ito naman ang high resolution audio ng Tecno. Napansin ko mas malakas ang tunog ng Tecno. Number 3, hardware/specs. Ang screen size nito ay parehong 6.78 inch na punch hole screen na Full HD Plus na IPS display na makakapili kaya mula sa 60, 90 at 120Hz sa refresh rate or pwede rin naman auto switch na good enough para sa gagamitin natin mga applications. Ang Note 30 at Puba 5 pareho itong 8GB RAM na magkaparehong merong variant na 8128 sa SRP na 7,999 pesos at 8256 naman para sa SRP na 8,499 pesos. Yung 8GB RAM nito, meron itong extended RAM kaya sa box, meron niyang label na 8+8. Sa hindi pa nakakaalam paano setup ang Fusion RAM, punta ka lang dito sa settings, hanapin mo itong special function, select mo itong memory fusion, pili ka lang dito kung ilang plus ang gusto mo. After mo itong maselect, magre-restart dyan. Yan, meron ka ng 16GB of Fusion RAM. Balik tayo sa specs. Sa chipset, parehong Helio G99 na napaka-common sa ganitong presyo na para sa akin ay fair enough. Kasi syempre, di naman mahal ang unit para mag-expect naman tayo ng sobrang taas. So check natin ang performance scores ng dalawa. So ito'y parehong octa-core na meron CPU frequency mula sa 650 MHz hanggang 2200 MHz. Sa GPU naman, meron itong Mali G57. Sa screen multi-touch detection, pareho itong 5 fingers. Sa wide vine, parehong meron security level na L1 Full HD. Parehong Android 13. Sa Infinix, XOS version 13. Sa Tecno naman ay HiOS 13 na talagang halos identical tong dalawa na to sa user interface. Parehong supported ng OTG, parehong supported ng 5 GHz ng Wi-Fi, parehong supported ng NFC at parehong gumagana sa Dito at Gomo na SIM. So check na rin natin dito yung speed ng data at Wi-Fi. Number 4, app opening test. Test number 1, test natin alin sa dalawa ang mas mabilis mag-boot on or mag-power on. Test number 2, alin dito mas mabilis mag-open ng apps? Test number 3, max settings ng dalawang game app. Number 5, claim versus reality. So ang claim ng FUVA ay meron itong vapor chamber cooling. Sa hindi pa nakakalam itong technology nito, para masimplihan lang natin, mas mapapanatili nitong cool yung phone mo kahit heavy user ka. Sa Infinix, walang ganitong claim. So mag-gameplay tayo. Check natin dito sa dalawa yung mas hindi uminit.
So guys, dito na tayo sa last part. Ito ang conclusion. Number 1. Sa camera, mataas ang megapixel ng Infinix. Pero in real life, kahit mas mababa yung sa PUVA na 50 megapixel, napansin ko mas maganda ang quality nito. Mas okay yung auto color tuning, mas dynamic at mas sharp. Pero pagdating naman sa video stabilization, lamang dito yung sa Infinix, mas hindi maalog. Number 2, chipset even kasi pareho naman Helio G99 pero sa performance score sa AnTuTu, mas lamang ang PUVA. Number 3, battery. Lamang dito yung Tecno dahil sa 6000mAh. Number 4, sa screen luminance, para sa akin ay even, lalo sa actual na pareho kong nahawakan. Number 5, memory and storage, even tayo dito. Number 6, aesthetics. Mas bet ko yung PUVA kasi sa modern look at mas feel ko yon. Pero kung sa tibay naman sa gasgasan, Infinix dahil sa frosted na back panel. Number 7, sa presyo, even tayo dito dahil pareho lang naman talaga yung dalawa sa presyo ng mga variant. So punta na tayo dito sa tanong, alin dito ang sulit? So dito sa checklist natin, mas maraming nakuhang points talaga dito ay yung PUVA 5. Di ko na sinama dito yung points sa aesthetics kasi nga sarili ko lang naman opinion yon na mas gusto kong itsura ng PUVA 5. Nasa sa inyo pa rin naman kung anong magandang design ang para sa'yo. Pero sa vital part, PUVA ang lamang dito. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga reviews at comparison, ako si Kuya Gizmo, a peace!